narito ka sa kalagitnaan ng Panginoon. Presensya. Amen. It is finished. It is finished. Yung po yung mensahe natin sa araw na ito, mga kapatid. It is finished. Tapos na. Amen. Pagbilag-usapan po natin ang finished work ni Jesus, mga kapatid, mayroon pong tatlong talata na nagpapakita ng proseso nito. Sabihin mo natin proseso. Kasi hindi mo kagad sinabi ni Jesus doon sa krus, sa John chapter 19, verse 30, it is finished. Mayroon pong process yun, mga kapatid. And so sa John chapter 4, kung maalala po ninyo, sinong nakausap ni Jesus sa John chapter 4? Isang babaeng Samaritana. Ano po? Nakipag-usap po siya doon sa babaeng Samaritana sa verses 7 to 26. At pagkatapos mo, nahihinimok po siyang kumain sa verse 31 ng kanyang mga kadarating lamang na disipulo na ayon po sa verse 8 ay bumili ng pagkain sa bayan. So, si Jesus Christ po kasi pagod na pagod. So, siya po ay tumambay muna doon sa well. Ano po? And so, umalis po yung mga disciples niya, bumili po ng pagkain. Pagbalik po nila, nagulat sila sapagkat may kausap po siya ng isang babae at bawal po mga kapatid sa isang guru, sa isang rabbi, sa isang maestro, sa isang teacher of the law, si Jesus Christ, na nakikipag-usap sa isang babae. So nagulat po sila. Pero hindi po sila nagtanong. E kaya sabi po sa verse 31, Lord, kumain na po pa kayo. Ito po ang sagot ni Jesus sa John chapter 4, verse 34. Ang sabi po doon, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Pansinin niyo po mga kapatid, ang ikinagugutom daw po at ang ikinabubusog ni Jesus Christ ay ang kalooban o paggawa ng kalooban niya. Sino yung niyang yun? At mga kapatid, ang Ama. Paggawa po ng Ama, ng kalooban ng Ama, at ano yun? Tapusin. Tapusin ang ipinagagawa sa Kanya. Ang kinakain daw niya at ikinabubusog ay yung gawin po yung kalooban ng Kanyang Ama. Yung Greek word po rito mga kapatid na to finish His work, ang ibig sabihin po nyo noon ay should finish. Should finish. So sa Tagalog po, dapat tapusin. Bakit dapat tapusin? Kasi hindi pa tapos. Mayroon pa lamang tatapusin. Nakatulong po sa aking pag-research mga kapatid, yung chronological Bible kasi natingnan ko po yung mga nangyari bago niya sabihin yung John 4:34. Ito pa lamang po ang nangyari mga kapatid. By this time, nasabihin ni Jesus na mayroon siyang kinakailangan tapusin, by this time, katatapos lamang po niyang mabautismuhan ni Juan. Katatapos lamang po niyang tuksuhin ni Satanas sa ilang. Katatapos lamang po niyang piliin ang kanyang mga disipulo. Katatapos lamang po niyang dumalo sa kasal sa Kana, naalala po ninyo yung first miracle niya. Katatapos lamang po niyang palayasin sa templo ang mga nagtitinda sa unang pagkakataon kasi dalawang beses niyang pinalayas yung mga nagtitinda sa templo. Katatapos lamang po niya mga kapatid na makipag-usap kay Nicodemo tungkol sa born again experience. So yun pa lamang ang nangyayari sa kanyang ministry. So napakalayo pa, napakarami pa niyang dapat na gawin. Kaya sabi niya, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Marami pa siyang tatapusin. Kaya pagdating po sa ministry, Jesus had still a long way to go. Kaya po niya sinabi yun, mga kapatid, meron pa siyang mga kailangang tapusin. Pagdating po sa John chapter 17, sinasabi ko nga po, proseso ito. Pagdating sa John chapter 17, verses 1 and 4, ito na ang sinasabi ni Jesus. Father, the hour has come. Ayun na. Ano daw ang dumating na, mga kapatid? The hour has come. So tingin nyo, anong hour yan? The hour of His suffering and of His death. Kaya sabi ni Jesus sa verse 4, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Iba na. Doon sa kanina, to finish the work. Ito na, I brought you glory by finishing the work. This is now, mga kapatid, almost before the cross. Pero hindi pa, pero ito ay before the cross pa rin. It is almost at the cross na. Malapit na siyang umabot doon sa cross. Pero hindi pa rin yun. It is still before the cross. Ibig sabihin, malapit na po ang Panginoon na ipako kasi dyan, pag nasa John 17 na po tayo, doon lamang po sa John chapter 18, ipagkakalulo na po siya ni Judas. Sa John chapter 18, aarestuhin na po siya. Sa John chapter 18, iimbestigahin na po siya ng punong saserdote, iimbestigahin na rin siya ni Pilato.
And so the Greek word here means having completed. Having completed. Ang ibang ang Tagalog po nung kagaganap lang. Bakit naman kagaganap lang? Kasi kanina, ay ano, may tatapusin siya. Pero ngayon, kagaganap lang. Having finished, o by finishing the work. By this time kasi mga kapatid, ay nakapangaral na po si Jesus at nakapagturo tungkol sa kaharian ng Diyos. By this time, nasabihin po niya John chapter 17 verses 1 and 4, gumawa na po siya ng maraming himala at kababalaghan. By this time, bumuhay na po siya ng mga patay. By this time, nagpagaling na po siya ng maraming may sakit. By this time, nagpalagas na po siya ng maraming demonyo. By this time, mga kapatid, siya po ay nagpakain na ng libo-libo. By this time, mga kapatid, siya po ay nagsanay na at nagturo sa kanyang mga alaga. Inilatag na rin po niya, mga kapatid, ang tungkol sa darating na bagong tipan. By this time, naranasan na rin ni Jesus na iwan siya at hiwalayan ng mga alagad na ayaw tumanggap sa ilan niyang teaching. Alam niyo po ba yung mga kapatid na si Jesus Christ ay iniwan? Na si Jesus Christ, mga kapatid, ay nireject. Bakit? Sapagkat hindi nila matanggap yung katuruan niya na siya ang tinapay ng buhay. Noong nagpapakahayag si Lord, ayaw po nilang tanggapin. By this time, mga kapatid, ay pinatahimik na po niya yung mga sumasalungot sa kanya ng mga Pariseo, Saduceo, Eskriba. By this time, ipinanalangin na po niya yung kanyang mga alagad. Pati na po yung mga mananampalataya sa mga magiging mensahe ng kanyang mga alagad. So, by this time, ito na po ang lahat na nangyari. Sa totoo lang, mga kapatid, isa na lamang po ang hindi pa nangyayari. Isa na lamang po ang natitira na hindi pa niya ginagawa at ito pa ang pinakamahirap. Ano po yun? Yung mamatay sa krus para tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ngunit, dahil po ganun niya tayo kamahal, mga kapatid, wala pong nakapigil kay Jesus na ipagkaloob ang kanyang buhay. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po natin pinatay si Jesus. Si Jesus Christ po ay namatay. Wala pong umatay kay Jesus. Ibig sabihin, wala may kapangyarihan na pumatay sa author ng buhay. Remember, Jesus Christ is the author of life. Sa kanya po nagmumula ang buhay. Hindi mo kaya patayin ang buhay, kapatid. Mali ba na lang na ibigay ng buhay ang kanyang sarili at ganun po ang ginawa ng Panginoon. Kaya pagdating po sa John chapter 19, verses 28 to 30, ito na, later, sabi doon ni Jesus Christ, nung siya po ay nakabayubay na doon sa krus at nakaunat na ang kanyang mga banal na kamay, sabi doon, knowing that everything have now been finished. Sabihin ko natin, knowing. Okay. Alam niya, mga kapatid, natapos na. Alam niya? Yes. Alam ng Panginoong Jesucristo that by His stripes, knowing that by His stripes, we will be healed. Knowing na sa kanyang pagkakatawang tao, that He came to seek and to save the lost. Knowing na dahil sa kanyang pagkapako sa krus, mga kapatid, we will be justified. Knowing, mga kapatid, na dahil sa pagbubo ng kanyang banal na dugo, we will be cleared of our sins and washed away of our sins forever. Knowing all of these things, mga kapatid, ano po sabi doon? And so that scripture will be fulfilled. Jesus said, I am thirsty. Nauuhang talaga ang Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Bakit? Sapagkat doon sa krus, ikaw ang krus mo, mga kapatid, ay nilikha ng mga Romano upang ipahiya ang kriminal. Ang krus po, mga kapatid, ay nilikha ng mga Romano upang ang mga kriminal ay magtanda. Ang krus po ay nilikha ng mga Romano upang kapag inakita mo na may nakapako sa krus, parang ang mensahe nila para sa mga makakakita, you do not mess with Rome. Huwag kang loloko-loko sa amin ng mga Romano sapagkat ito ang mangyayari sa iyo. At doon po sa krus, mga kapatid, habang nakabayubay ang Panginoong Jesucristo, nakapako dito sa kanyang wrist, hindi po sa kamay, hindi po dito sa palad, dito. Kaya po yung mga nagpapako sa Pampanga, mali po kayo. Kung gusto niyo pong magpako, gayahin si Kristo talaga dito, huwag dito. Tsaka ibahon niyo po talaga, huwag yung ganun lang. Kung gusto niyo po talaga, matigas ang ulo natin, dito po. Tapos doon sa krus, mga kapatid, ay mayroon po siyang upuan. No, meron po siyang mga sariling upuan na parang doon po sa upuan na yun, kapag ikaw ay nangawit, no, upo ka, mag-exhale ka.
Pero kapag nag-inhale kang muli, babangon ka, tatayo ka ulit, eh, pinakapako yung paa. Kaya ikaw pag nag-inhale, at habang napupuno ng tubig ang iyong baga, dahil ikaw ay tagtag ka ng sugat at tagtag ka na ng bugbog. May trauma ka na doon sa krus. Hindi ka na mamukhaan doon sa krus. Sabi ni Jesus Christ, I am thirsty. And so a jar of wine vinegar was there. So they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. Ang nilagay, ang inano po nila mga kapatid, hindi po tubig, ang binigay po niya sa kanila, nila kay Jesus ay wine vinegar. Bakit po wine vinegar? Para mabawasan daw po ng pumili yung sakit. Pero si Jesus Christ, mga kapatid, hindi po talaga inubos. Ano? Sabi doon, when he had received the drink, in fact, meron po isang translation, meron po isang verse na hindi nga siya ulo. Sabi po ni Jesus Christ, sa verse 30, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Pinatay po ba si Jesus o namatay siya? Sabi doon, siya nag-decide yun. He bowed his head and gave up his spirit. Sabi sa akin, dinesisyonan talaga ni Jesus na mamatay para sa iyo. So sa pangyayari ito mga kapatid, nasabihin po ni Jesus Christ, it is finished. It is finished. Sa pangyayari ngayon mga kapatid, doon po sa oras na yon nangyari yung pagtawid o yung transition mula sa old covenant. Papunta po pagpasok sa new covenant. Bakit? Sapagkat sabi ng Hebrews chapter 9, 16-17, kapag may testamento, kailangan mapatunayang patay na ang gumawa niyo. Sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya ay namatay na. Ano po? So pumasok ngayon, lumipat na doon sa krus ng Kalbaryo, sabi ni Jesus Christ, it is finished. Nung mamatay na po siya, lumipat na po, nagsara na po yung old covenant, tapos nabuksan na ang bagong tipan. Yung new covenant mga kapatid. At pumasok na po tayo ngayon sa bagong tipan. In fact mga kapatid, napaka-dramatic po nung namatay si Jesus Christ. Bakit? Sapagkat, papansinin po natin sa Matthew chapter 27 verse 51, sabi po doon, ang telang tabing sa banal na dako, doon sa Holy of Holies, ang telang tabing sa banal na dako ay napunit, sabi doon sa dalawa, mula sa itaas, pababa. Ano po? Simbolo mga kapatid na dati, ang nakakapasok lamang mga kapatid sa Holy of Holies ay yung sacerdote, yung punong sacerdote. Pero now, napunit po yung tela. At sinasabi ng Diyos, now everybody is welcome through Jesus Christ. Hallelujah! Pwede nang pumasok sa presensya ng Diyos. Sino ang daan? Si Kristo. Kaya sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Kaya nung namatay si Jesus Christ and when he bowed down and when he bowed his head and when he gave up his spirit, saktong-sakto na punit po yun mga kapatid. Ano po ang sinasabi sa Hebrews chapter 10 verse 19? Na-picture niyo yun mga kapatid. And so brothers and sisters, we are completely free to what? To enter the most holy place. Hallelujah. We can do this without fear because of the blood sacrifice of Jesus. Pwede ka na ba pumasok sa presensya ng Panginoon? Amen. Pwede na. Bakit? Sapagkat inialay na ni Kristo ang kanyang buhay para sa iyo. The Greek word, mga kapatid, used for the phrase, it is finished. One word, tetelestai. Tetelestai. And it comes from the verb teleo, which means to bring to an end. Tapusin. Tetelestai means to complete. Ganapin, gawing kumpleto. To accomplish. Tetelestai means to accomplish. Ganapin. Tetelestai is a crucial word, mga kapatid. Why? Because it signifies the successful end to a particular course of action. Kaya yung mga mag-graduate ngayon, mga kapatid, ngayong March, yung mga mag-graduate sa elementary, graduate na, ay tapos na. Yung mga graduate na, no? Sabi doon, it signifies the successful end to a particular course
of action. So yung mga graduate na, pwede po nilang sabihin, tetelestai. No po? It is finished. It is accomplished. Anong accomplished? O, hindi sa pag-graduate. Kung graduate ka ng elementary, it is finished. Hindi ka na babalik doon. Amen? Kung graduate ka ng high school, it is finished. Ito mga kapatid, itong word na ito, ito yung sinasabi mo kapag ka umakyat ka sa bundok makulot. Na nabawasan na ngayon. Straight na yata siya, hindi siya kulot. Pag umakyat ka doon sa bundok makulot, o kaya, mas matindi. Pag umakyat ka doon sa Mount Everest, at pag naakyat mo yun, at pagdating mo sa dulo, at ikaw yung pagod na, and then pag akyat mo, ihuling hapang mo, at pagdating mo doon, nandun ka na sa talagang peak. Ano pwede kong sabihin? Tetelestai. Ano? Finished! Tapos na, nakumpleto ko, naganap ko. I have done what I have wanted to accomplish in the first place. Kung ikaw kapatid ay nagsasubmit ng thesis, kung ikaw nagsasubmit ng dissertation mo, at pag nasubmit mo na yung final copy niyon, ano sabihin mo? Tetelestai. It is finished. Kung ikaw ay may hinuhulog ang bagong kotse, and then naihulog mo na yung pinakahuli, iaabot mo na yung pinakahuli, at pag nabitawan mo na yung pinakahuli niyon, mga kapatid, na iyong hulog, ano pwede mo sabihin? Tetelestai. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? It is finished. It is done. Kung ikaw mga kapatid ay mahulog, mahilig sa marathon, mahilig ka sa takbuhan, kung ikaw ay tumakbo sa iyong first 5 kilometer run, no? Talagang inaral mo, talagang pinaghandaan mo, at kung ikaw ay makatawid na doon sa finish line, ano pwede mo sabihin? Tetelestai. It is finished. It is done. But you see mga kapatid, there is more here than the verb itself. Mas marami po tayong matututunan pag inaral po natin yung tetelestai. Why? Because tetelestai is in the perfect tense in Greek. Pag sinabi po natin perfect tense, ibig sabihin po nun, it speaks of an action which has been completed in the past with results continuing in the present. Hallelujah! It is an action which has been completed in the past, tapos na, and yet, yung resulta ay nagpapatuloy pa rin sa hinaharap. It is different from the past tense, mga kapatid. Bakit? A past tense looks back to an event and says, this happened. No? Halimbawa, lumindol kahapon, past tense. Sino pong gusto na yung lindol kahapon ay perfect tense? Ano, ayaw ko. Ano? Ang nangyari kahapon, mga kapatid, past tense. Lumindol kahapon. Okay? Yun po yung past tense. Pero yung perfect tense, mga kapatid, mas natin, it is finished. Yes! Lumindol kahapon, pero nagpapatuloy ngayon yung lindol. Gusto niyo po yun, mga kapatid? Ay, hindi. Yung ginawa ni Kristo sa krus, mga kapatid, nang sabihin niya, it is finished. Yes, it has been completed. It has been accomplished. It has been done. Wala ka nang idadagdag doon. At ang resulta doon, mga kapatid, ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Hallelujah. Palapakalaman natin si Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. So when Jesus cried, it is finished. Ibig sabihin, mga kapatid, it was finished in the past. It is still finished today. And it will still be finished in the future. Kahit anong panahon mong tignan, it is finished. At nagpupuri po tayo kay Jesus. Binungulay-gulay ko ito, binungpupuri ako kay Lord. Sabi ko, Lord, buti na lang, hindi mo sinabing, I am finished. Eh kasi pag I am finished, ang ibig sabihin na napagod. Napagod lang si Jesus. Ibig sabihin na matay siyang talunan. Ibig sabihin na matay po siyang exhausted. Naubos siya. It is, I am finished. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat ang sabi niya, it is finished. I successfully completed the work I came to do. Tetelestai din, mga kapatid, is the Savior's final cry of victory. Nung si Jesus Christ ay sumigaw po dun sa krus ng it is finished, wala lang po siyang iniwan na unfinished business. Amen, mga kapatid? Wala po siyang iniwan na unfinished business. Alam po ba ninyo, mga kapatid, na ngayon ay mayroong mga rules sa bahay na kapag maliligo ka, 5 minutes lang? Sino mga mabibilis maligo ngayon? Hello? At hindi lang po maligo, kundi yung mag-deposito man lang. No po, wala na po ngayon may nahihirapang dumumi.
Ang bibilis lang po dumumi ngayon. Bakit? Sabagat natatakot po sila dun sa lindol. Ano? Alam, aligo lang ang bilis. Kaya mahirap lumabas dun sa ano. Ayaw kami maiwan na unfinished business. Si Jesus Christ, mga kapatid, nung nabagong po siya sa krus, wala po siyang iniwan na unfinished business. Lahat po kinumpleto niya. Lahat ng kinakailangan niyang pagalingin, pinagaling niya. Lahat ng kinakailangan niyang buhayin mula sa mga sa kamatayan, binuhay niya. Lahat ng mga demonyo kinakailangan niyang palayasin, pinalayas niya. Lahat po na kayong pinagpala, lahat ng mga bulag na kinakailangan niyang bigyan ng paningin, binigyan po niya. Lahat ng mga kapatid ng paralitiko na kinakailangan niyang palakarin, pinalakad po niya. Lahat ng mga kinakailangan niyang pakainin, pinakain po niya. Lahat po mga kapatid, nang ipinunta niya, nang dahilan na ipinunta niya sa mundong ito, tinapos po niya. He left no unfinished business behind. Pwede po natin sabihin, it is perfectly perfect. Hallelujah. And it is completely complete. Sabihin po natin, Jesus finished work on the cross. It is perfectly perfect. It is completely complete. At nung sabihin po niya, it is finished, mga kapatid, he was speaking the truth. Hindi po siya nagsisinungaling. Sinabi po niya, it is finished. So we ask the question, mga kapatid, what did he finish? Eh, nung sumigaw po na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Ano yung tinapos niya? Nung may mga nakarinig sa kanya doon sa krus, at sinabi niya, it is finished. When he cried out, it is finished. Anong tinapos ni Jesus Christ? Of course, outwardly, mga kapatid, sa panlabas, makikita po natin na natapos na po yung kanyang paghihirap. Natapos na po yung in-endure po niyang suffering, especially mga kapatid, dun sa kanyang last hours in the cross. They were over. It is finished. Alam ba natin, mga kapatid, na ang cross is meant to let the criminal stay on it for 2 to 3 days. Kapag ikaw napako sa krus, ikaw ay talagang, ang krus ay dinisenyo para ikaw ay talagang manatili doon ng 2 to 3 days. Ang tagal. Bakit mo matagal para ikaw ay mahirapan? Pero si Jesus Christ, mga kapatid, oras lang ang itinagal. Sabi niya, it is finished. Knowing, alam na niya, na natapos na, then tinapos niya. It is finished. And so, tinapos po niya yung kanyang sufferings. Pangalawa, mga kapatid, tinapos ni Jesus Christ, kinumpleto po niya yung fulfillment ng lahat ng almost 300 Old Testament prophecies and symbols and foreshadowings ng kanyang pagdating, ng kanyang ministeryo, ng kanyang kamatayan. Mula po sa Genesis hanggang sa Malakay, mga kapatid, 300 prophecies, over 300 prophecies, all fulfilled by Jesus. Wala po siyang hula tungkol sa kanya na hindi po niya isinagawa. It is finished. Sa Luke chapter 19, verse 10, mga kapatid, it tells us about the work Jesus was sent to do. Bakit ba pinadala si Jesus Christ? Bakit pa siya naparito? Sabi doon, for the Son of Man came to seek and save those who are lost. It is finished. Naganap po niya ito, mga kapatid. Kaya po siya naparito ay upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Kaya salamat po, palakpakan po natin si Lord. Salamat po. Nahanap tayo ng Panginoon. Hinanap tayo ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Alam mo, malimisan yung pag sinabi natin, I found Jesus. You did not find Jesus. Jesus found you. Hindi naman ikaw nakahanap. Ayaw mo nga kay Jesus. But Jesus loved us so much. At siya ang naghanap sa atin. Amen, mga kapatid. Sino ba lagi naghahanap? Yung anak o yung nanay? Yung nanay. Naalala ko, maliit ako. Lagi ko narinig yung pangalan ko sa kapitbahayan eh. Dahil nandun ako sa basketballan. Antunay! Kasabi sa akin yung mga mas manakakatanda sa buyo, Antunay. Eh, payat ko noon. Kasabi, ngayon pa naman din. Payat ko yung sabi niya, uy, the malnourished one. Pinaka-uwi ka na. Ang tawag sa akin, Antunay, the malnourished one. Pinapauwi ka na. Hinahanap ka na naman. Lagi tayo hinahanap ng ating mga magulang. And si God, hindi mo naiiba sa Earthly Father. Hindi mo naiiba. Kagabi lang, hinahanap ko si Phoebe. Ano po? Hinahanap ko si Phoebe. Pero kung dumating na siya, hindi ako sumunto si Ephraim. Dahil, kahit siya nauna, sabi ni Ephraim, tayo, sunday ko na si ate. Sige, nandyan na pala. Ano po? Pero hinahanap. Yung tatay lagi naghahanap. Amen?
Lalo na kapag girl. Amen? Lalo na kapag girl. Inahanap. Si Jesus din. Ang ating din ni Diyos, mga kapatid, naparito siya upang hanapin tayo at iligtas. At ginanap po yun ni Jesus Christ. Sa Romans chapter 3, verses 23 to 25, mga kapatid, it says that He came to provide freedom from the penalty of our sin. Sabi doon, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Yet God, sabi nga natin, yet God, in His grace, hallelujah, freely makes us right in His sight. Nakita yung mga kapatid yung freely? Walang bayad, ha? Walang bayad. Ang pagbibigay, pagtutuwid o pagbibigay katuwiran ng Diyos sa atin, wala pong bayad. Ba't walang bayad? Eh, may nagbayad na. May nagbayad na. Sabi doon, He makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sins. Amen? Muga ba? Kaya mo. For everyone has sinned. Sabi doon, verse 25. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life shedding His blood. Amen, mga kapatid? So si God, pinisento po niya ang kanyang anak as a sacrifice for sin. At ngayon, naituwid ang mga tao kapag sila'y nanampalataya kay Jesus na siya ang nagbubuhok ng kanyang dugo para po sa atin. Hallelujah! Jesus Christ also came to reconcile us to God. Sabi ng 2 Corinthians 5, 18 to 19. All this is from God. Through Christ, God made peace between Himself and us. And God gave us the work of bringing people into peace with Him. I mean, that God was in Christ making peace between the world and Himself. In Christ, God did not hold people guilty for their sins. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ikaw ay hindi... Sige, sabi mo sa katabi mo, ikaw ay hindi pinagigilty ng Diyos. Amen? Magkasala po tayo, mga kapatid, tanda po natin, it is God na nagpapaalala po sa atin sa pagitan ni Kristo na pinatawad na tayo sa lahat nating kasalanan. Amen? Hindi ang Diyos ang maglalagay sa iyo ng guilt sapagkat inalisin nga niya yung guilt mo. So magiging conflict po, mga kapatid, kapag tayo po, sinasabi ng Biblia, inalis na nga ng Diyos yung guilt natin, ginawa niya nang clear yung ating consciences at ang ating mga puso. Tapos pag nagkasala ka o nagkamali ka, sasabihin mo ngayon, ako, galing ito sa Diyos. Pinapagilty ako ng Diyos. Hindi, mga kapatid, inalis na po ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen? In Christ, God did not hold people guilty for their sins. And He gave us this message of peace to tell people. Napakasarap po, mga kapatid, na magbahagi ng mabuting balita ngayon. Amen, mga kapatid? Bakit? Sapagkat may bala ka eh. Ang mabuting balita, mga kapatid, ay yung ang Diyos ay nagkatawang tao upang ang mga tao ay maging anak ng Diyos. The Son of God became the Son of Man so that the sons of men might become the sons of God. Kay Kristo may kapatawaran ng kasalanan. Kay Kristo, mga kapatid, mayroon pong pagtutuwid, pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Kay Kristo po, mga kapatid, may pagbubura, may pag-aalis ng lahat ng kabanguhan mo, lahat ng kabatutan mo. Kay Kristo, mga kapatid, mayroon pagkakaroon ng isang bagong buhay sapagkat ginagawa kanya isang bagong nilalang. Amen, mga kapatid? It is finished. Tinapos na pong lahat ni Kristo and He gave us this message of peace to tell people. Kaya ngayon, dala-dala po natin, bakot po natin itong malitang ito upang sabihin din sa iba. Remember, mga kapatid, napakahirap po magbalita noon na isang mabuting balita kung ang ending pala noon, ang katapos na po sa palo, hindi naman pala talaga mabuting balita. Halimbawa, pag nagsishare po tayo, sabihin natin sa iba, ay alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Sasabihin mo, sinishare mo talaga. Oh, mahal na mahal ka ng Diyos.
talaga. At namatay si Kristo para sa iyo, talaga. Oo, namatay si Kristo para. At pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, talaga. Pero, gumano ka na ngayon. Pero magbabait ka. Sapagkat pag hindi ka nagbait, hindi ka namamahalin ng Diyos. Pag hindi ka nagbait, bumurahin ng Diyos ang iyong pangalan sa ulan ng buhay. Eh pagka ganun po mga kapatid, paano kayo sinisirat mo? Tatanggap kaya yung kay Kristo? Hindi. Bakit? Abay, pinasarap mo lang eh. Tapos pagkatapos pala, babalik ka rin pala doon sa isang Diyos na galit sa kanya. Sabi sa tayo, hindi galit sa iyo ang Diyos. Alam mo pa't hindi galit sa iyo ang Diyos? Kasi lahat ng galit ng Diyos, inubos niya na doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan mo at sa kasalanan mo at sa kasalanan ng sanlibutan na exhaust na lahat kay Kristo. Mga kapatid, di ba sabi ni Jesus Christ doon pa lang sa Garden of Gethsemane, Father, if kung pwede lang lumumpas sa cup of this suffering, yung kopa ng kanyang paghihirap, may simbolo po yun yung kopa ng paghihirap. Alam niyo po, pagdating sa krus, hindi lang po inubos ni Kristo yung kopa, yung laman ng suffering. Tinuyo niya. Tinuyo po niya. Wala ka nang mahihigop pa. Bakit? Sapagkat ganun po siya naging kaseryoso when he finished everything on the cross. Amen mga kapatid? It is finished. Nang nung panahon po nila, nung manong sabihin po ito ni Jesus Christ, marami pong larawan ang maaaring pumasok doon sa mga makakarinig ng Tetelestai. Kasi doon po sa panahon nila noon, sa kultura po nila noon, ang dami-dami pong illustration kung bakit nasasabi po ang isang Tetelestai. Una, kapag ikaw ay isang pintor at kapag yung painting mo ay kumpletong-kumpleto na at wala ka nang idadagdag doon, na po, huwag mong ibibigay kay Mr. Bean. Matagdala yung painting mo. Pagka kumpletong-kumpleto na yung painting mo, kapatid, sasabihin tong painter, Tetelestai. No po? Si Jesus Christ, mga kapatid, siya po yung painter ng ating mga buhay. Siya po yung painter, mga kapatid, siya po yung siya yung artist ng ating mga buhay. And nung siya po yung matay dun sa krus, sinabi niya, finished. It is finished. Kumpleto na ang painting. Kumpleto na ang larawan. Noong mga panahon yun, mga kapatid, kapag ang isang master, sinabihan po, tinanong yung kanyang kasambahay at sinabi, ay, nagawa mo na ba yung pinagagawa ko sa iyo? Kapag ka yung servant, na kumpleto na po niya yung pinagagawa sa kanya ng kanyang master, ang sasabihin po ng servant na yun, yes, master, I have finished the work. Tetelestai. Si Jesus Christ, siya po yung servant. Siya po yung suffering servant. And he completed the work of the Father that has been given to him. And so sabi niya, bilang servant, bilang suffering servant, it is finished. A judge, mga kapatid, might have said, tetelestai. Pagka nakita po niya yung sentensya para sa isang kriminal, nag-issue po siya ng isang huling, nag-issue po siya ng isang sentensya, at yung sentensya yun ay complete, kasabihin po ng isang hukom, tetelestai. Ibig sabihin, justice has been served. Si God, who is the lawgiver, binigay po niya si Jesus Christ, hinukuman po niya si Jesus Christ. Sabi po sa Psalm 51, Psalm 53, si Jesus Christ po ay tinanggap yung lahat ng parusa na dapat sana ay para sa iyo at para sa akin, pero tinanggap ni Jesus Christ, and so, tetelestai. It is finished. Ang isa po mga kapatid na saserdote, a priest, kapag ka may nag-alay po sa Diyos at may daladalang hayop at in-inspect po niya yung hayop na yun. Tandaan po natin mga kapatid, doon po sa Old Covenant, hindi ka pwedeng mag-alay sa Diyos ng isang hayop o ng isang offering na may blemish. Na may blemish. So hindi pwede na yung hayop po e kulang-kulang o kaya may galis o kaya nakakalbo o kaya yung kanyang mga organs ay ano, may depekto, ito yung kinakailangan, sabi nga natin, blameless. And so, ini-inspect pa po yun ng priest. At kapag na-inspect na po niya, nakita niya kumpleto at walang kulang, sabihin niya, tetelestai. Si Jesus Christ, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis, in-inspect din po siya, mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid ba, in-investigahan si Jesus Christ? In-inspect po siya eh. Ito sabi ni Pilato, wala akong makita mali rito eh. Wala. Bakit? In-inspect si Jesus Christ. And he was the perfect Lamb of
God. Kaya siya po ay talagang sumakto doon sa gawain ng isang pagiging sacrifice. And so, nung siya po ay nandun na sa cross, sabi ni Jesus Christ, I am the perfect Lamb of God. It is finished. Sabi sa Hebrews chapter 4, 14 to 16, we have a great high priest who has gone to live with God in heaven. He is what? Who? Jesus, the Son of God. So, let us continue to express our faith in Him. Nakapatid ko, pag-aaralan po natin hanggang mamatay na tayo, si Kristo okay lang sa inyo. Amen, mga kapatid. Kung wala na tayo pag-aaralan every Sunday, kundi si Jesus Christ, okay sa inyo. Tama, mga kapatid. Sabagat sabi nga sa isang talata natin, sa ngayon, Brother James, ang kinakailangan natin i-precise Jesus and Him crucified. Jesus and Him crucified. Alam niyo, mga kapatid, pag pinag-aralan mo si Jesus Christ, lahat ng bahagi ng buhay mo, aalinyan lang. Lahat ng bahagi ng buhay mo, sa pagsasalita mo, sa pagkikipagkapwa mo, no? Pag tumuon ka sa Panginoon, pag tumuon ka dun sa kung sino si Jesus Christ sa buhay mo, lahat ng inyo, pag kung ikaw estudyante, magiging mahusay ikaw estudyante. Kung ikaw ay magiging excellent na empleyado ka, all because you are studying, all because you are knowing more of Jesus. And sabi mo ito, mga kapatid, let us continue to express our faith in Him. Amen, mga kapatid? Alam niyo yung dadating po na Grace Conference sa Tuesday. 11 and 12, Monday and Tuesday. O Tuesday, Wednesday. 11 and 12. Ano po? So yung po, 11 and 12 na yun, mga kapatid. Yung dadating po na Grace Conference na yun, pinipersonal po yun. Hindi ko po alam kung pwede nyo rin sabihin nyo na pinipersonal. Bakit? Sapagkat pagkatapos po na mangyari ang lahat ng lahat, who would have thought na ang Diyos po ay magpapadala ng isang conference? Mula po na ang mga pagsasalita, taga-Bisaya pa, taga-Pangasinan pa, na hindi naman natin kilala, mga kapatid. And yet, God provided no mouthpieces, provided speakers, mga kapatid, para sabihin, hindi ko kayo pinapabayaan because the message na nireveal ko sa inyo is legitimate and ito ay ito po. Hallelujah! Hallelujah! Hindi natin kilala itong mga tao at mga kapatid. And yet, all of us atin, bigla silang umapil. Paano bang si Rambo, kapatid, nanonood na siya sa Afghanistan, talo na siya, ano, at siya po ay bugbog na. Tapos biglang may dumating na mga helicopter at may mga dumating na mga tutulong sa kanya. At nanalo po sila. Ganun po tayo, mga kapatid. Si Satan, akala po ni Satan, he has us sa ating mga liig. Pero hindi po, si Satan po hindi na po natuto. Ano? Siya po ay talunan noon, at talunan ngayon, at magiging talunan pa rin sa hinaharap. Amen? Sa mga pero po tayo, isang tagapagligtas na panalo noon, panalo ngayon, at nakarating yung panalo! Hallelujah! Sa hinaharap! Thank you, Jesus! E kung libre po kayo, mga kapatid, sa 11 and 12, maganda po makapakinig din po tayo ng mensahe ng grace. Ito po ito. Itong mensahe ito po kay Jesus Christ. Ito sa finished word ni Jesus Christ. Mula po sa ibang bibig. Mula po sa ibang mga puso. Kasi si Lord po kumikilos sa marami pong instrumento. And ito po napakaganda po nito. So kung hindi po kayo nagko-confirm, kung libre naman kayo mga kapatid, pwede po magsabi po kayo sa akin mamaya pag kumakamay na po kayo. O kaya pakilista po pangalan nyo doon. Yung mga hindi pa po nag-confirm. As of now, ay meron lang po tayong 19 na mga kapatiran na natatalo. So, praise the Lord! Hallelujah! Pero kung naman po yun, ano? So, kung gusto po ninyo, manilista niyo po yung pangalan niyo doon para mabilang po kayo. Yung po ay 150 pesos lang. Actually, bayad po doon. Hindi naman bayad sa conference, bayad po yun sa pagkain. Ano po? So, tayo po, i-bless din natin yung mga speakers. Patutulugin po natin sila sa balagtas. Hindi sa balagtas. Doon po sa Travelers Hotel. So, bless po natin sila. Why? Eh kasi kakampi natin sila eh. Eh kasi po, pinadala sila ng Panginoon. We've got to be a blessing to them. Amen po, mga kapatid. And so, let us continue to express our faith. Eh how can you express your faith in Him? Kasi dapat lumalalim ka sa faith in Him. Lalo ka lumalalim sa pagkakilala kay Kristo. Amen? Meron po talaga sabi doon, Jesus, our High Priest, is able to understand our weaknesses. Wow naman, blessing na blessing ang ating tagapagligtas.
When Jesus lived on earth, He was tempted in every way. He was tempted in the same ways we are tempted, but He never sinned. That's why He is a, what? Perfect sacrifice. Why? Because He was sinless. Imagine, mga kapatid, kung si Jesus Christ po ay naging sinner. E di wala na magliligtas sa atin. But because He was sinless, karapat-dapat po siya na siya ang magligtas sa atin. He is able to understand our weaknesses. He never sinned. With Jesus as our high priest, we can feel free to come before God's throne where there is grace. There we receive mercy and kindness to help us when we need it. Yes, ma'am, amen. Our great high priest, Jesus the Lord, not only mediates for His people as a priest, but He Himself was and is the perfect sacrifice. So, it is really finished. Ang tetelestai tayo mga kapatid is also, ang ibig sabihin po ng accounting term din po kasi ito eh, it means paid in full. Kapag meron po isang negosyante at nagbayad ka sa negosyante noong panahon nila Jesus Christ, ano po, meron siyang pantatak. At yung tatak ngayon mga kapatid, tatatakaw yung sabihin, paid in full. The debt has been paid. Hallelujah. And so yung Christian mga kapatid, yung utang natin sa Diyos, bayad na po. Hindi ka man nagbayad. Sino? Si Jesus Christ. Siya po ang nagbayad. Tingnan niyo po kung gaano ka kabayad. Colossians 2:13-15. Gaano ka kabayad, kapatid? You were spiritually dead because of your sins. And because you were not free from the power of your sinful self. But God gave you new life together with Christ. Sabay-sabay ka lang natin pasahin ito, mga kapatid. He forgave all our sins. Isa pa, hanggang ba itatak sa utak natin? He forgave all our sins. Amen. Kasama niyang past sins, present sins, future sins, malaking sins, maliit na sins, imputed sins, sins na hayag, sins na nakatago. Kasama po natin, mga kapatid? Yes, He forgave us all our sins, sabi doon. And then sabi sa verse 14, because we broke God's laws, we owed a debt. Hindi po natin kasi matupad yung mga kautusan ng Diyos. Hindi natin kaya. Walang diferensya sa kautusan. Perfect po ang kautusan. Pero hindi natin maabot. And so may utang tayo. A debt that listed all the rules we failed to follow. But God forgave us that debt. And ano ginawa ng Diyos? He took it away and nailed it to the cross. Kinuha na pong lahat ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, uuso din po kasi sa Christianismo yung sabihin niya eh. My sins are under the blood. My sins are under the blood. Maganda pakinggan. Ang aking mga kasalanan ay nasa ilalim ng dugo ni Kristo. Pero sa totoo lang mga kapatid, hindi po yung biblical. Bakit? Sabagat yung kasalanan mo, wala talaga sa ilalim ng dugo ni Kristo. Yung kasalanan mo, wala na. Wala na. Kasi kung ang dugo ni Kristo ay nakapaibapaw lang sa kasalanan mo, edi cover lang yon. Cover. Ang sinasabi po ng Bible mga kapatid, He took it away. Kaya wala ng kasalanan sa ilalim ng dugo ni Kristo. Hindi po yun. Dahil sa dugo ni Kristo, ang mga kasalanan mo natin ay napawi na, pinatawad na, inalis ng lahat. Hallelujah. Amen mga kapatid? So, hindi po yung my sins are under the blood. Kasi nakakatakot daw yun. Kasi if your sins are under the blood, mali po baka may makatakas na sila. Kasi nandun pa rin naman pala daw. Under pa rin daw. So, hindi po yun. Ang kasalanan po natin was taken away. Kasi mo sa katabi mo, wala na. Hindi ko na makikita kailanman. Pinatawad ng lahat ni Lord. My past sins, my present sins, my future sins. At sabi sa verse 15, He defeated the rulers and powers of the spiritual world with the cross. He won! Yun yung kanta natin kanina. He won the victory over them and led them away as defeated and powerless prisoners for the whole world to see. So tambad na tambad kayo sa spiritual realm mga kapatid. Sinasabi ni Kristo sa pagitan ng kanyang banal na dugo, kita mo Satanas at lahat ng mga demonyo mo, talo na kami. Hallelujah! You are now defeated. Why? Because it has been finished. It has been paid in full
bayad na. Hallelujah. Isang beses lang. One sacrifice of Jesus paid it all for you. Hindi pa tingi-tingi, hindi seven gifts, hindi pa konti-konti, hindi pa inot-inot, hindi pa mga kapatid. Once and for all. Sabihin mo natin once and for all. It is finished. Noong panahon ni Jesus Christ, mga kapatid, ang isang sundalo might have said, tetelestai bilang a battle cry toward doon sa kanyang tinalong kaaway. Tatayo po yung sundalo ko yun sa kanilang tinalong kaaway. Sa harap ng tinalong kaaway, sabihin, nakatali mo yung kaaway niya, sabihin, tetelestai. It has been finished. Ganun din pong ginawa ni Kristo kay Satanas. Doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, akala po ni Satanas, sila ang nanalo, and nagdiwang po sila for 3 days, pero after 3 days, when Jesus rose from the dead, at nabuhay ang Panginoon Jesucristo, sila pala ang nakatalikala. That's why, in the name of Jesus Christ, you can now drive out demons. Amen, mga kapatid? That's why, in the name of Jesus, you can lay your hands on the sick, and the sick will be healed. The sick will recover. Bakit? Sapagkat tetelestai, finished na. Amen, mga kapatid? Who is it you, mga kapatid? Jesus Christ. Sino nga naman sa loob mo, kapatid? Si Jesus Christ. Therefore, wherever you go, you have Jesus. Therefore, kung meron may sakit doon sa bahay ninyo, sino maglilayans doon? Sino maglilayans doon, mga kapatid? Ikaw na, nandun si Jesus. Jesus is just living under your skin. Nasa ilalim lang ng balat mo si Jesus. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who lives, but Christ lives in me. Kailangan meditate po natin yung mga kapatid. Christ lives in me. Nakatira sa akin si Jesus Christ. Therefore, kung ako ay negosyante, magiging mabuti akong negosyante. Tama mga kapatid? Kaya yung sabi po nila, pinag-aaralan ka, pinag-aaralan nyo na ang grace. Naku, lalo na kayo. Lalo kayong ano, magkakasala kasi bay-bay pala ng Diyos nyo. Hindi po mga kapatid. Kapag pinag-aaralan mo yung grace, kapag ikaw ay lalo natuto na, si Kristo pala yung nasa akin. Aba, hindi mas magiging mabuti akong asawa, mas magiging mabuti akong tatay, mas magiging mabuti akong pastor. Mas magiging mabuti akong kuya, mas magiging mabuti akong ate, mas magiging mabuti akong kasambahay, mas magiging mabuti akong empleyado, mas magiging mabuti akong estudyante. Why? Because Jesus lives in me. Amen, mga kapatid? Eh kasi, pagka nakatira na sa iyo si Jesus Christ, nakananahan na sa iyo si Jesus Christ, nasa iyo na yung kanyang seed. Aba, hindi, talo pa si Satan. At dahil talo pa si Satan, wherever you go, mga kapatid, pag may darkness, now you just walk in the light. Kapag pagka may sakit, o hindi may darkness, o you walk in the light, ano gagawin? You pray for the sick. You pray for the sick. You drive out demons. You share the gospel. Kayo mga mahal po natin sa buhay, akayin po natin sila para papalapit po sila sa Panginoon. Amen po mga kapatid. It is finished. It is finished. All the evil due our rebellion came upon Jesus. Doon sa krus. Tapasin po natin yung salita. That all the good due to His sinless obedience might be made available to us. Lahat daw po ng masama dahil sa aking pagre-rebelde ay napasa kay Kristo doon sa krus. Upang ang lahat naman ng kabutihan ni Kristo dahil sa kanyang walang sanang pagsunod sa Diyos ay maging available naman para sa akin. Amen mga kapatid! Ang nasa atin na ngayon, available na sa atin ngayon, ang kabutihan ng Diyos. It is finished. Tingnan po natin itong mga ibang-ibang paraan ng katotohanan ito. Jesus was punished that we might be forgiven. Jesus was wounded that we might be healed. Jesus was made sin with our sinfulness that we might be made righteous with His righteousness. Jesus tasted death for us that we might share His life. Jesus was made a curse that we might receive the blessings. Sabi sometime mo, hindi ka malas at hindi ka mamalasin. Hindi ka rin sinumpa at hindi ka masusumpa. Bakit? Hindi na yung para sa'yo. Ang para sa'yo ay blessing. From the fullness of His grace, we have all received. Kayo ng grace mga kapatid. Kayo Jesus. We have all received one blessing
after another, hallelujah. Saan po ba makipag-relasyon kay Jesus? Amen. Jesus, sabi doon, endured our poverty that we might share His abundance. Kaya po naging mahirap si Jesus in the sense na siya po ay Diyos ng katawang tao. Piliin nyo, mula po sa Diyos, naging tao siya ang pahirapan niya. And yet, sabi doon, nangyayari yun upang tayo, maging, tayo mga tao ay maging kagaya. Hindi maging Diyos, kundi maging kagaya ng Diyos. And you know mga kapatid, hindi lang po spiritual application po yan mga kapatid. Sapagkat tayo po, sabi sa 3 John 2, I wish above all things that you may prosper, even as your soul is prosperous. So ang wini-wish po doon ni John, doon sa kanya po sa mesigaryo, I wish above all things that you may prosper above all things. Material po yun mga kapatid. Spiritual po yun mga kapatid. Emotional po yun mga kapatid. Intellectual po yun mga kapatid. Social po yun. Lahat ng areas ng buhay mo, nais ng Panginoon na mag-prosper ka. Amen? Sabi sa kanya, are you ready? Ready na po mga kapatid to receive the prosperity and the abundance na nais ng Panginoon para sa atin. Nangyari na eh, it is finished na. And because it is finished, you've got to be ready to receive. Amen? Do you have faith to receive? Yes. Hallelujah. Jesus, sabi doon, was made a curse that we might receive the blessing. Jesus endured our poverty that we might share His abundance. Jesus bore our shame that we might share His glory. Lahat po ng ating mga kahihiyan, lahat po ng ating mga ikinahihiya, lahat po ng ating mga pinagkakatago-tago mga sikreto, mga kapatid, na para bang, naku, pag nalaman ito, pag nalaman ganito pala ang pamilya, naku, pag ganito pala ang aking nakaraan, lahat ng mga kahihiyan yun, mga kapatid, pinawi ng lahat ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! For our shame that we might share His glory. Kaya kung anak ka ng Diyos, kapatid, napakasarap na naglalakad ka, mataas ang taas doon ka. Bakit? Sapagkat wala kang dapat ikahiya. Sapagkat meron ng napahiya para sa iyo, si Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo. He bore our shame. Sabi doon, Jesus endured our rejection that we might have His acceptance with the Father. Amen, mga kapatid. Yung mga rejections sa atin o yung mga pangmababa, mga pangpagtingin na mababa sa atin na kung sino man, mga kapatid. Mula ngayon, kapatid, dahil ikaw ay may relasyon na kay Kristo, hindi naka-angkla sa tao ang iyong significance, ang iyong kahalagahan. Hindi mo hahanapin sa sasabihin ng iba kung gaano ka kahalaga sapagkat si Kristo ang mismo nang nagpahalaga sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen, mga kapatid? Okay, mapapahiya tayo. Sa tao mo, ibabalik lang sa atin yung ating mga pagkukulang. Pero kay Kristo, hindi po siya. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Are you in Christ Jesus? Then there is no condemnation for you. Hallelujah. Hindi ka dapat mahiya sapagkat ikaw ay kay Kristo. Yung lahat ng rejection natin, inalis na po ng Panginoon at pinalitan po niya ngayon ng acceptance. Masarap doon mga kapatid. We are accepted forever in the Beloved. Amen? Walang hindi dapat dumating ang isang araw sa buhay mo kapatid o oras sa buhay mo kapatid that you will not feel the acceptance of our dear Jesus. You are always accepted by the Father through Jesus Christ. Amen? Jesus was cut off that we might be joined to the Lord. Po, si Kristo po ay napahiwalay sa Ama upang tayo po na malayo, napag-aralan po natin last time, with God. Dati malayo tayo, but now we have been brought near to God. Ito maganda. Our old nature was put to death in Him that His divine nature might come to life in us. Yung ating lumang pagkatao. Mga kapatid, wala na tayong old nature. You are a new creation in Christ. Yung nababasa natin sa NIV na sinful nature, medyo sala kong translation po yun. Ano po? Sabagat yun po ay flesh. Yan po yung flesh, yung pong laman. Pero wala ka ng sinful nature. Ang sucks po doon, ito lang. Ito yung panlabas. Itong panlabas na nasanay lamang po na magkasala. Pero ngayon, meron ka ng bagong pagkatao. Amen mga kapatid? And yung bagong pagkatao ay galing sa Diyos.
at yan ay nasa loob mo at si Kristo ay nananahan sa iyo. Therefore, our old nature was put to death in Him. That His divine nature, yung kanyang pagka-Diyos, might come to life in us. Tingnan mo kayo katabi mo kapatid, kamukha ng Diyos yan. Hindi yan Diyos ha, ulitin ko, hindi Diyos, pero kamukha ng Diyos. Kaugali ng Diyos. Hallelujah. Ang Diyos po mga kapatid ay sinner. Hindi. Kung hindi sinner ang Diyos at kamukha natin ang Diyos, ano ka? Hindi rin sinner. Amen mga kapatid? Hindi ka rin makasalanan kaya hindi rin lalabas sa bibig natin, oye, ganun-ganun talaga. Mahina. Tao lang. Hindi ka na tao lang kapatid. Ikaw ay anak ng Diyos. Sapagkat yung tao lang, mga kapatid, hindi yung ligtas. Pero yung isang tao na niligtas ng Diyos, hindi ka na basta-basta. You are not just. Hindi ka basta-basta. You have a divine nature that has been brought to life in you. It is truly finished. Conclusion mga kapatid. Galing po kayo ito kay Derek Prince. Si Derek Prince po, patay na po siya. 2010 po siya namatay. Pero si Derek Prince po, isa po siya sa mga unang nabasa ko na ikinatuto ko sa buhay Kristiyano. Ito po sabi niya, every need of every human being in time and eternity, ano bang need yan? Yan man ay spiritual, yan man ay emotional need, yan man ay physical need, yan man ay material need, and it has been what? Supplied through the sacrifice of the cross. There is no other basis, ultimately, upon which God will meet our needs and do what needs to be done for us other than the cross. So, let us learn to appropriate. Pag sabi natin appropriate, tanggapin. Ito ang dapat nating matutunan. Natanggapin what was accomplished for us through the death of Jesus on the cross, because, patsinihin po ito, the extent of what you are able to appropriate through the cross will be the extent of your spiritual experience and riches. Yung lalim daw ng kung gaano mo tinanggap ang ginawa ni Kristo doon sa cross ay siya rin lalim, mga kapatid, ng ano, ng iyong kayamanang espiritual. Kaya kung gaano mo naiintindihan yun, at kung gaano mo yung tinatanggap, kapatid, mas lalo kang mayaman. Mas lalo kang mayaman. Kaya nga sabi ni Pedro, di ba, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Balik na rin natin. Kapag ka, hindi mo naman kinikilala yung ginawa ni Kristo doon sa cross, at ikaw ay nakatingin pa rin doon sa iyong performance at sa iyong gagawin, ano, ay di ang babaw din, kapatid, ng iyong kayamanan. Hindi mo mararanasan ang kayamanan na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Sabi doon, I want to say this most emphatically. God has no other basis upon which He will supply our needs and do what needs to be done for us other than the cross. Kaya kung sinasabi natin mga kapatid, kung wala na po tayong ibang pag-aaralan, kundi si Kristo lang, solve na lahat ng problema. Because all we need is Jesus. All we need is His finished work on the cross. All we need is the power of His resurrection. All we need is Jesus and Him crucified. Sapagkat pag naunawaan mo yun, kapatid, lahat ng pangangailangan mo, spiritual, physical, material, emotional, lahat ng areas ng buhay mo, aayos lahat. Why? Because you are now really saying Jesus is Lord over my life. Let us pray. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po na minsan pa nagpakahayag ka na naman sa amin. Salamat po, Panginoon, kay sarap na pag-aralan, Panginoon, ng mga mabuting bagay na hinilaan mo para sa bawat isa po sa amin. Kay sarap pag-aralan, Panginoon, balik-balikan, O Lord God, ulit-ulitin, Panginoon, na Ikaw ay Diyos ng biyaya. At nakita namin ang biyaya nito, the concrete example of Jesus when He went to the cross and finished Your work, O God the Father. And so salamat po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, patuloy po kami pinatatatag sa pananampalataya. Patuloy po kami, Panginoon, pinalalalim pa, Panginoon, sa pagkakilala sa Iyo.
Lord, hayaan mo, Panginoon, na maging sa aming mga pag-aaral, araw-araw, pagbubulay, araw-araw, makita ka namin, Jesus, sa lahat ng talata ng aming babasahin. Mula Genesis, Panginoon, hanggang Revelation, as we meditate on the Scriptures, show us Jesus, O precious Holy Spirit. Ipakita mo sa amin si Jesus. Ipakita mo sa amin ang banal na Espiritu, ang pagkilos, ang paggawa ng Panginoong Hesukristo sa aming mga buhay. Lord, pagpalain mong katabi namin sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod. Salamat po sa amin na narito ngayon sa pag 7:30 pananambahan. We pray, O Lord God, na kami nga po, Diyos, ay patuloy mo turuan at nagnanais kami, Panginoon, na lagi bukas ang aming mga puso at isip, Lord God, tungkol mo sa mga susunod pang mga kapahayagan mo. Every day sa pagbabasa namin ng salita ng Diyos and every Sunday na kami inag-aaral ng iyong salita. Kapatid, narito ka ba? Is this your first time to hear the message of the gospel of Jesus Christ, of the gospel of grace? Kung ikaw ay nasa YouTube, nanonood ka ngayon, wherever you are, why don't you receive Jesus as Lord and Savior of your life? Believe in Jesus Christ. Confess that Jesus is Lord over your life. Nais kitang samahin sa isang maikling panalangin ng pagkilala kay Kristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Sabi ko, Panginoon Jesus, ako po ay isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Salamat po, naparito ka, nabayubay sa krus, inialay mo iyong buhay upang ako ay patawarin, linisin, baguhin, bigyan ng bagong buhay. Salamat po, Panginoong Jesus. Binubuksan po ang aking puso. Tinatanggap kita ngayon na aking Panginoon at tagapagligtas. Ipinapahayag ko ang lahat kong kasalanan. At ayon sa pangako mo, ako'y pinatawad mo na. Ako'y nilinis mo na. At ako'y pinapaging dapat mo. Sa oras na ito, sinasabi ko na ako'y susunod sa iyo. Mag-aakay din ng marami pang tao upang makakilala sa iyo. At sa iyong tinapos ng paglilingkod doon sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Sa iyo ang pupuri, masasalamat, pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Tas naman natin ang ating kamay, mga kapatid. Hallelujah. Lord, we thank you. We thank you, Lord, for your finished work on the cross. Thank you, Lord, for tetelestai. It is finished. Lahat po ng utang namin, binayaran niyo na po. Lahat po, Panginoon, na pagre-repente namin, tinapos niyo na. Lahat po ng aming mga kasalanan, pinatawad niyo na. Lahat po, Panginoon, ng aming mga kahihiyan, Lord, binura niyo na. Lahat po, Panginoon, ng aming Panginoon, mga kahinaan, inalis niyo na, Panginoon. At salamat po na doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, as we look to the cross, Lord God, all our needs are met in the name of Jesus. And so, Father, we thank you. Thank you for healing your people. Thank you, Lord God, for providing miracles for your people. Thank you, Lord God, sa financial freedom na meron ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, lahat ng utang namin mababayaran. Lord, lahat po, Panginoon, namin kakapusan at kakulangan, Panginoon, masusuplay ang lahat, O Lord God. Sabagat ikaw ang Diyos na magsusuplay, hindi mo kami pagkukulangin. Salamat po, Panginoon, na kaming mga kamay ay anointed. Hallelujah! Ipapatong namin ang aming mga kamay nito sa may sakit at sila ay gagaling. At pag sila ay bumaling, Panginoon, magpapatutuo kami ng iyong kabutihan, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, na sa pagkatapos mo ng pananambahang ito, Lord God, gagamitin mo kami sa aming pag-uwi. Lord God, sabik na sabik kami, Panginoon, ipahayag na ikaw, Jesus, ay Diyos na mabuti at Diyos ng biyaya. Hallelujah. Pakitanggap po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat po ng pagsamba, sapagat dalangin po namin ang lahat ng ito, Lord God, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen! 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 Hallelujah! Thank you, Jesus! Amen! Sabi sa tayo po, grace to you, kapatid.